Hi guys! Ituturo ko ngayon sa inyo kung paano ang pinakamadaling pagluto ng pansit bihon. Narito ang mga rekados: paminta, asin, magic sarap para dagdag sa lasa, bawang sibuyas, depende sa inyong pagtadtad, pansit bihon, mantika, tubig, soy sauce, manok, repolyo, onion spring, at carrots, bahala na kayo kung anong tawag dyan. First, painitin natin ang kawali. At pag mainit ang kawali, lagyan natin ng mantika. At pag mainit na ang mantika, ilagay na natin ang gulay. Unahin natin ang carrots. Isutayin natin sa mahinang apoy at half cook lang ang pagluluto ng mga gulay. Isutay lang natin ng konti at lagay na natin ang repolyo. Ito ang paraan ko ng pagluluto ng gulay sa pansit. Para hindi siya ma-overcook at pag kinain mo ay crunchy pa rin. Tips! Dapat hindi na-overcook ang mga gulay dahil nawawala ang bisa ng bitamina nito. Pagkatapos maluto ng bonggang-bongga ang gulay, lagyan natin ulit ng mantika ang kawali. Mag-uumpisa na tayong igisa ang mga naiwang rekados. Habang pinapainit natin ang mantika, pakuluan muna natin ang manok. Simulan na nating igisa ang bawang at sibuyas. Habang hinihintay natin maluto ang bawang at sibuyas, tips! Ibabad muna na mahigit 5 minuto sa tubig ang pansit bihon para madali itong lutuin. Kapag luto na ang manok, hanguin na ang manok sa purgatorio. At ang pinaglagaan ng manok ay gagamitin natin mamaya pansabaw para maluto ang pansit. Pagkatapos ng pakuluan ng manok, prituhin natin at isabay natin sa ginisa nating bawang at sibuyas. Pagluto na ang mga ginisa, ilagay na natin ang sabaw ng manok. Lagyan ng toyo, according sa inyong panlasa pero oops, konti-konti muna. Para pwede nyo madagdagan mamaya kung kulang pa ang lasa. Idagdag nyo na rin ang paminta at asin ayon sa inyong panlasa. Disclaimer, hindi uso sa akin ng sukat dahil hindi ako si General Sukat. Sa mga mahilig dyan sa magic, dagdagan natin ng magic sarap ang ating niluluto para mas malasa. Tutuduhin ko na ang lasa. Ito na ang mamahaling oyster sauce para makadagdag sa lasa ng ating pansit bihon. Wait, tikman muna natin bago natin ilagay ang pansit. Okay na? So ilagay na natin ang pansit. Pagkalagay natin ang pansit, haluin natin ito ng bonggang-bonggang-bongbong to the highest level para maabsorb ng pansit ang sabaw hanggang matuyo. Kapag konti na lang ang sabaw, ilagay na natin ang onion spring at alu-aluin. Disclaimer, wala akong letter H dahil kapangpangan ako. Huwag kayong ano dyan. Aluin natin ang bongga hanggang maluto ang onion spring. Tararan! Tanan! This is our finished product. Pansit bihon with matching malalaking tadtad ng chicken on the side. If you like this video, huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Click the subscribe button, like and share nyo na rin para mas maraming matutong magluto. Ibibigay ko sa inyo ang pinakamadaling paraan ng pagluluto at pinakaswak na swak sa budget ng mga rekados. Samahan nyo ako sa susunod na Easy Cooking, My Own Style of Cooking. Thank you for watching! Kita kids!